Ayan. So, whoops, nakita na. Ito nga pala yung nabili kong auxiliary light spot. Ating brake caliper. Kompleto yung axle natin. Yung sa... What's up mga kanipos? Today, meron tayong bagong upgrade sa aking ATV. Papakita ko nga pala sa inyo yung mga na-upgrade ko na sa loob ng isa't kalahating buwan. Yan, 1.5 month na yung ating ADV 160 si Akira. Napablessing na rin natin. Hindi pala tayo masyado nakakapag-rides. At ito, meron tayong mga bagong ikakabit dito kay Akira. At ito yung isa sa mga bagong dating. Unbox na natin. Ito nga pala yung half na trash bag. In-order ko lang to sa Shopee. Kasi ayoko nung mga full rush guard kasi ito lang yung entrance ng parking ko at nalalaki lang talaga ako sa mga full rush guard kaya ito na lang yung binili ko, yung half rush guard. Kabitan na rin to ng MDL. Mamaya pakita ko sa inyo yung MDL na binili ko o yung auxiliary light. So maganda yung pagka-pack nya. Ayan, nakabalot din ng dyaryo. Check natin. Ito yung kabitan ng MDL. Oh. Ito ay galing pa ng Ilocos yata. Ayan, may kasama na siyang bolts. Pero, syempre, hang seller tayo. Gagamitan natin ito ng mga hang bolts. Pero mahaba, wala yata tayong ganyan. Wala pa yata akong stock ng ganyan. So, ayan, tanggalin muna natin. Makita ko sa inyo. Mapakita ko sa inyo yung half crash guard na binili ko. Yung napili ko kasi low-key lang siya. Hindi siya gaspesa. Ang napili ko nga palang kulay ay matte black. Kasi meron din yung silver finish. At saka yung glossy. Ayoko ng glossy. Ito parang ganito lang siya yung sa handlebar. Ito medyo mahirap tanggalin yung mga tape ah. Tatakot akong mag-cutter kasi baka magasgas yung ano pinaka tubular niya, yung pinaka bakal niya. Meron nga pala akong nagustuhang full crash guard pero ano, hindi ko na tinuloy kasi nakita ko dapat magpapagawa lang ako. Meron kasi yung tropa na kilala na gawaan ng crash guard dito malapit sa amin. Tapos siya na rin yung nagawa ng crash guard niya ng kanyang big bike. So sabi ko, tinanong ko kung meron siya mga nagagawa ng crash guard ng ADB. Pero sabi niya, tanong ko daw. So na-PM naman ako. And then sabi niya, madali naman daw maggawa kapag may gagayahan. So, meron tayong nakita sa... Actually, tinignan ko yun sa YouTube. Yung mga Thailand na setup ng crash guard. Napakaganda kasi nun. Full crash guard nun. Tapos, tinanong ko sa kanya. Sabi niya, abot daw siguro ng mga 3,000 to 4,000. So, okay na, okay naman yung presyo mga tarungan. Kasi, alam ko, maganda naman yung gawa niya. Kasi yung gawa niya doon sa tropa ko na crash guard ay... Okay naman, maganda naman. Tsaka quality naman yung bakal na ginagawa niya, yung na ginagamit niya. Tsaka TIG weld daw yan. Maganda raw yung pagka-welding. Pero hindi ko na siya tinuloy kasi nga yung full crash guard na gusto ko, maganda naman siya. Papakita ko talaga sa inyo yung picture dito. Maganda naman siya kaso parang nanghinayang ako eh. Baka pag ever na masira, hindi isang buong crash guard yung papalitan ko or yung papagawa ko. Nare-repair naman siya, yes. Pero sa tingin ko okay na ako dito sa half crash guard. So ito yung isang half crash guard. Ganito siya. Ayan. Tatanggalin natin to. Itong rubber. Ayan. Tapos dito siya itutornilyo. Sana sakto naman yung tornilyo. Ayun, sakto yung tornilyo niya. Sakto rin tong isa. So, dalawa lang yung tornilyo niya.
at ganun yung clearance niya. So makakapaglaway ka ba dito nung rubber nung motor ng crash? Tapos ito yung MDL bracket niya. So dito muna siya ilalagay yung binili kong auxiliary light. Ayan, so ganyan siya magiging itsura niya, half crash curve lang. Wala siya dun sa taas. So hanggang dito lang yung kanyang, ayan, ganyan yung clearance niya. Mamaya pagka nakabit ko, pakita ko sa inyo kung ano itsura. Pero balo ko ikabit kasi ito pag ikakabit ko na yung auxiliary light din. Kasi bubuksan ko pa to, mapaklas ko pa to. Kasi madali lang ikabit yung auxiliary light ko. So ayan, higpitan muna natin to. Tsaka itong isa. Okay din talaga pag may ganito ang tools, kahit itong 46 pieces na tool set lang. Kung gusto niyo to, meron din akong link niyan dyan sa comment section. Kasi ito, napaka useful nito. Ito, ito yung halos ginagamit ko sa mga motor ko. Dyan sa isang motor. Tsaka dito sa aking ADB. Gamit na gamit ko to. Ito may ratchet na siyang kasama. Napaka gamit na gamit talaga yan. Napaka useful. Kasi yung mga pinabaklas ko muna bolts, yung mga yan, lahat ng ginamit ko dito sa bolts ko dito sa unahan, dito lang, ito lang ginamit ko yung mga galing dito sa toolset na to. Napakaganda niyan. Ayan, so parang matibay na naman siya. Hop. Wala nang alog, oh. Hindi na alog. Ayan, saktong-sakto yung kanyang butas. So, hindi naman nagka-problema. Kasi yung ibang crash guard na nakikita ko sa mga comment section, yun yung mga nakikita ko na sala daw yung mga butas. Ayan, pang 160 to, saktong-sakto. Ayan, alam ko nakaangat to eh. Yun lang yung hindi ko nagustuhan kasi ayan o, aangat to yung rubber matting niya. So hindi naman siya glaring, okay lang naman siguro. Pero tingnan natin ang may itsura kapag nakabit na natin yung matting. Yan, so ito na, nakabit na natin. Ganito yung itsura niya. Meron lang isang rubber dito na hindi talaga sumakto kasi nakaharang tumakal. Pero yan. So medyo umangat yung matting niya para matago yung pinagtuturnilyuhan ng crash guard. So ganito yung magiging itsura niya. Pakita ko lang sa inyo. Tapos dito, kakabit natin yung auxiliary light na nabili ko. Papakita ko sa inyo. So ganyan na itsura niya. Ito nga pala yung nabili kong auxiliary light, spotlight daw. Future Eyes F150. So, na-unbox ko na to. Pakita ko na lang sa inyo yung magiging itsura niya. Ito ang napili ko kasi wireless siya. Yun ang una-una ko nagustuhan. So, wireless yung switch niya. Hindi mo na kailangan ng mga wiring. Tapos, plug and play na rin siya. So, yan. May kasama siyang sticker. Ito yung wireless na switch. Diba? Tapos, may mga bracket na rin siya. Wow. Kung saan mo gustong ilagay yung bracket ng switch. Yan. Yan. Napaganda. Tapos, plug and play na. Tapos, ang ganda pa na itsura niya. Minimalist lang yung dating niya. So, ang kagandahan nito kung nabili kong half crash guard, eh, hindi labas yung mga auxiliary na ikakabit mo. Yung iba kasi sobra-sobra na dito, nandito na siya. Nakalabas na dito yung kabitan. So, ito, pasok siya sa loob. Diba? Hindi siya lumalabas dun sa bearings mo. Ayan. Tapos, may mga bracket na rin to kasama. So, ganito siya magiging itsura niya pag nakabit na. Ayan. Gagawa na lang ako ng separate video sa installation nitong aking Future Eyes F150. Ang ganda nito. Nakita ko na yung mga review nito. Okay naman, maliwanag. So, pakita ko na lang din sa inyo kapag nakakabit na. Ayan. Kasi gusto ko ring kabitan pa nung isang MDL. Meron pa rin akong MDL dyan na pinadala rin sa akin ni Surfy. Bigyan ko rin kayo ng link at saka dito kung gusto niyo ng Future Eyes din. So yan, o, pwede yung baligtad, may kabitan yan sa taas at sa baba. So ganyan siya. Yan, lahat ng mga nandyan sa yung mga items na nandyan, pakita ko rin sa inyo
At lalagyan ko ng link dyan sa comment section para kung gusto nyo umorder, pwede kayong mag-check out. Malaking tulong yan kasi affiliated yung mga products na nandyan sa iba't ibang online shop. Alright, unahin natin dito sa front beak. Galing dito kay Sir P, padala sa akin ni Sir P. At ayan, napakaganda, bumagay na bumagay sa aking ADV. Kita nyo naman, front beak cover. Ito ay glossy carbon, meron din siyang matte carbon. So ito yung glossy. Yung mga bolts natin, kompleto yan. Dito sa caliper, kompleto yung axle natin, yung sa ABS, sa fender, yung disc bolt pinalitan ko na, hindi ko pa pinapalitan yung sensor bolt. Ito, binili ko rin to. Tanggalin natin, pakita ko lang sa inyo. So yan, hindi ko lang kung kita, ayan, may ADV siya na nakasulat. Nabili ko lang din siya sa Shopee. Tapos visor bolts na may washer. At ito yung ating hand guard cover. Actually, hindi ko gusto yung quality niya. Parang ano, magaan siya. Pero okay lang, at least maganda naman siyang tingnan. Ayan, ayoko kasi nung medyo bulky. So lagi tayong minimalist lang. White gold din yung pinili kong kulay. Tapos ito yung tawag dito, parang sabitan. So yung clamp bolts, papalitan mo na nito. Yung buong clamp bolts na nandito, papalitan mo na siya. Dalawa yung binili ko. Actually, dapat ang nabili ko ay white gold din. Pero mali yata ako na napili, kasi akala ko yung titanium ay kakulay nito. So hindi pala. So for now, okay lang naman yan. Hindi naman siya ganun ibang-iba yung kulay. So Motowalk na cellphone holder, meron din tayo dito fluid bolts, kabilaan na rin yan, saka yung ating yung scroll protector. Ayan. So ito ay 3D, tapos demagnet na rin sya. Ayan. Tapos itong Hidesu na rubber protector, ayan, isang set na yan pag binili mo sya kasama dito sa gas tank. Ipinadala rin sa akin si Takemoto na gas tank cap cover. Ayan. So yung takip ng lagayan ng gas mo, lalagyan mo pa ng cover. Ayan, ADV 150 lang yung nakalagay dyan, pero okay lang. So meron din tong mga pang NMAX, pang Honda Click. Ayan, kung gusto nyo nito, meron din ako nyan sa comment section. Ayan. So white gold yung setup natin, kaya puro white yung makikita nyo. So meron din yung gold, blue, black and red. Ayan. Pinalitan ko nga pala yung ano, brake fluid, kasi nagbaklas nung nagtanggal ako ng nung palit ako ng banjo bolts. Nagbleed ako ng brake fluid sa Naruto and sa Sasuke, di ba? Yellow and purple. Pinadala rin sa akin na cover ng kalat ng aking ano. So ito yung cover. Ay, ito pala. Ayan. So pansin nyo, meron akong dalang cycle seal in case na mag-ride tayo, meron tayong pang emergency. Pero mas maganda ilagay na to para in case mabutasan. Mura lang yan. Tapos ito yung seat cover, kasi hindi pa tayo nakapagpalit ng upuan. Gusto ko sana yung mga lumalabas na camel back seat, pero for now ang nilalagay ko muna, lalo kapag matutulog na, iwanan ko dito sa garahe para hindi masakyan ng mga pusa, kasi yun yung mga pusa kinakalmot yung mga pag naupo dito. Kapal siya. Ayan, ganyan may itsura niyan. Tapos may nakalagay na speed hunter. Tapos ito pa yung mga additional na bolts natin, meron tayo sa airbox, tapos dito sa crankcase. Binilan ko na rin pala to ng cover dito sa stand. Ayan, napaka useful na yan, kasi pagka magsa-side stand ka, mas maganda may ganito para mas malapad siya. At itong engine protector sa ilalim, ayan, di siya stainless pero okay lang. Ayan. Tapos ito yung mga bolts natin dito sa CVT. Sa crankcase hindi pa kompleto, so ang meron lang ako itong lima, 8 airbox bolt. Ito yung tatlo na wala pa ako, mahaba kasi ito. Ayan. Tapos dito sa likod, ayan, dito naman sa likod, napalitan ko na rin tong mudguard. Napalitan ko na tong mudguard, extended na to.
Yan, galing kay Secto. At meron din tayo yung mud fluff. Maliit lang siya. Kasukat lang niya yung stock. Yan, tapos may ADB 160 lang na nakalagay. Ayan pa yung mga bolts natin na pinalitan. So, puro white bolt na yan. Pati dito sa radiator cover. Dito sa may muffler cover. At saka sa muffler tip. Yan. Puro naka white bolt na rin yan. Tapos yung caliper dito sa likod. Ayan, nakapalit na rin yan. Hindi ko lang napapalitan pa itong banjo bolt. Kasi magbibilid na naman ako. Tama na. Next time na lang pag meron na akong bleeder bolt. Ayan, banjo bolt pa lang yung meron ako. So, pag meron na akong bleeder bolt, palitan na rin natin itong dalawa. Ayan. Tapos dito, sa harap, naglagay na rin ako ng extension. Galing kay Sec din to. Kasi yung stock hanggang dito lang. Tapos ayan nga, naka-axle na siya. Front fender, fender bolts. Ayan. Tapos nagpalit na rin ako ng mga bolts dyan sa ilalim. Yung bolts dyan. Tsaka ito pa. Meron pa pala akong pinalitan na bolts dito. Dito sa loob. Kahit hindi kita. So ayan, pinalitan ko na rin yung tatlong bolts dyan. Ito ay 4x16. So yun lang. Tapos, itong Rock X na bracket. Ayan. Yung binili ko nga palang top box ay nandyan. Pakita ko lang sa inyo. Kapit ko. Ayan. So, ito nga pala yung top box na nabili ko. 35 liters lang. Hindi siya yung 45. May backrest na rin siya. Ito ay Neura Moto Supply. So, white siya. Tapos, yan. Hindi ko pa nilalagay ha. Kasi tinanggal ko lang. So, maganda rin yung loob niya. Ayan. Hindi kasi ang helmet dito kasi ayoko nung mga malalaki. So, 35 liters. Yan yung nilagay ko na top box. Ayan. May backrest na rin siya. Medyo mendami lang kasi hindi ko ginagamit. Tapos, kayo na magkakabit ng sticker. Ayan. Neura top box. Tapos ito pa yung isa kong bigay sa akin. Wait lang. Ayan. So, bukod dito sa cellphone holder natin, meron pang pinadadala sa akin. Ito na request ko lang. Then, pinadalahan tayo ni Telesin ng action cam holder. Napakaganda nito. Solid. Tapos, ang kagandahan pa nito, kakulay niya, yung ADB. Ito. Kakulay niya. Makikita nyo dun sa ride ko. Ito na. Nalagay ko na to. So, ganun yung tsura niya kapag ka nakakabit. Ayan. Tapos dito, kapit ka ng 360, Insta360 o kaya GoPro. Tapos meron din siyang rubber para pwede mo siyang ikabit dito. In case gusto mo siyang mas malayo, may rubber siyang kasama dito sa loob para pwede mo siyang ikabit dyan. Ayan. Doon sa mga naka-ADB dyan na naka-Razer, share nyo naman yung experience nyo kasi natatakot ako na nahatak yung mga cables kasi alam ko pag stuck nakaset lang yan kung ano yung height ng ano mo, handlebar mo. So comment nyo naman kung ano experience nyo dun sa mga naka-Razer, kung ano experience nyo kapag kung umangat ba or may effect ba sa mga cables na nakalagay dito. Kaya hindi pa ako nagpapalit ng Razer. Ayan. So yun lang yung mga naka-install dito sa ating ADV. Wala na yata ako nakalimutan. So yan, pag nakabit ko na itong Future Eyes, pakita ko sa inyo, ako na rin ang mag-i-install niyan. O mga pala, meron pa ako nakalimutan, yung ating Pia Horn. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, yung Pia Horn, hindi lang kita. Ayan, Pia Horn yan. So may stock din yan, ako na rin ang kabit niyan. Tapos meron siyang switch. Ayan, para sa stock horn. Madali lang. Ako naman yung nakakabit ng mga accessories dito sa lumang motor ko. Then, madali lang naman magkabit. Ang mahirap lang talaga is yung magbaklas ng mga kaha ng ADB. So yan. So ngayon yun lang yung bago natin. Yung MDL tsaka yung half crash guard. At pag install na natin sa separate video na lang. So yun lang. Kung may tanong kayo, comment nyo lang. Sasagutin ko yan. At kita-kita sa next video. And ride safe sa lahat. Peace out.